Kung pagmamasdan mula sa himpapawid, tila kalmado ang bayan ng South UP sa Maguindanao. Pero ang sitwasyon sa bayan, tensyonado. Nakakalat ngayon doon ang mga tropa ng Marines at pulisya dahil sa namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang alkaldeng nakaupo ngayon sa bayan. Kanya-kanyang opisina sa municipal office at sangguniang bayan ang nanalong mayor ng 2016 election na si Reynald Bert Insular. At ang nagpakilalang bagong alkaldeng ngayon na idineklarang nanalo ng Regional Trial Court sa Marawi City na si Attorney Ruben Platon. Nakapalibot naman ang mga taga-suporta na magkabilang grupo sa munisipyo. Sabi ni Platon, pinaburan siya ng korte sa kanyang protesta na siya ang nanalo sa nakaraang eleksyon kasunod ng mga paglabag-umano sa halalan ng katunggali niyang si Insular. It is ministerial because it is the court. It is the court and this has become final and si Kikoy, alam naman natin lahat yan, pag sheriff na po ang nag-execute, final na si Kikoy, no one could stop. I was forced to file at Marawi, yung executive judge ng Cotabato City and the executive judge of North Cotabato did not attend the mandatory seminar of automated election. Pag hindi ka naka-attend doon, sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng ma-file ang case sa iyo. Sagot naman ni Insular, handa siyang bumaba sa pwesto kapag idiraan sa tamang proseso ang lahat. Kinukonsider ko talaga na illegal yung kanilang pasok dito. Because sila lang eh, wala silang legal person from the legal office, which is the LGU. Ang sabi ko, sana kung gusto talaga nila, because sumusunod naman tayo sa batas, sana magpa-install sila dito legally, which is yun ang nakasaad dito sa letter ng court. Yung stand ko, no, maghihintay ako doon sa proper installation ni Attorney Platon. Bukod dito, naghain din daw ng motion sa COMELEC and Bank ang alkalde, kaugnay ng paglabas ng desisyon ng korte. Nitong weekend, natanggap na raw nila ang pasya at nakasaad na siya pa rin umano ang kinikilalang alkalde. Dahil sa agawan sa pwesto ng dalawa, apektado na ang mga serbisyo sa bayan. Wala pang pahayag ang DILG at COMELEC tungkol sa issue.